isa ang credit card sa mga naglalaman ng mahalagang impormasyon ng isang tao. Ngunit ang credit card na ito ay ginagamit na rin ng mga hackers upang maangkin ang personal na account ng may-ari. Isa si Noemi Obra sa mga naging biktima ng ganitong klaseng modus operandi na kung tawagin ay phishing. Bago lang ako sa business na ginawa ko, nung may nag-offer sa akin ng credit card upgrade, pumayag agad ako. Kasi alam kong mas makakatulong yan sa aking hanap buhay. Pero habang tumatagal, wala nang pumapasok na pera sa akin. At doon ko na na-realize na na-scam na pala ako. Isa rin si Bea Corpus sa naging biktima ng ganitong klaseng panloloko ng mga hackers. May nag-chat sa akin na isang Sonia Dulay. Ang sabi niya, matutulungan niya daw ako sa business ko. May sinend siya sa akin na link, kailangan ko lang daw mag-fill up doon at nandun niya yung instructions kung paano mas makikilala yung business ko. Na-curious ako kaya sinubukan ko. Tapos, after ng mga ilang araw, wala na yung account na nag-chat sa akin na Sonia Dulay at wala na rin pumapasok na pera sa akin. Kumonsulta kami sa isang IT expert kung ano nga ba talaga ang phishing scam at kung bakit ito ang ginagamit ng mga hackers para makapanloko. Ang phishing scam ay ang way ng mga hackers at scammers para makuha ang mga personal na impormasyon ng isang tao, kagaya ng pangalan, address, birthday, at email. Yan yung nagiging daan nila para masilip ang isang account at tuluyan na nilang makuha ito. Dumadami na ang mga taong nabibiktima ng ganitong modus. Kaya paalala sa mga kababayan natin na huwag basta-bastang magbibigay ng impormasyon na mahalaga o personal sa mga kainahinalang tao. Rain Fabro po, nagbabalita.